Hindi, minsan kasi nakakalimutan ko talaga music. Di ba madali eh. Kailangan ko siya, ano, malagay sa habit. David, wala na kami cover. Jet lag? Oo, hindi. I mean, dun sa blooper, wala. Chill lang na ka. Wala. Actually, wala naman ako pakialam. Ano, okay. Nangyari. Oh, actually, sila nga worried para sa akin eh. Said, hindi, okay. Okay lang, ayaw masari eh. David, last question na lang. Kasi na-mention mo kanina, work, tapos business, ganyan. Paano ka nagre-rest ngayon? Siyempre, natulog ako sa gabi. Although may sleep apnea ako. So, April 30, may operation ako sa sleep apnea ako. So, tuloy na siya. Sana gumaling. Sigurad na ako eh. Kailan pa yun? Mabilis lang yun. Mabilis lang yung gano'n. Hindi, yung sa akin gagawin lang parang radio frequency, parang sunugin na tayo part ng nose sa loob. So para mas may malaking airway, di ba, yung breathing room ko. Kasi parang outpatient naman siya. Opo. Nagtatagal lang before you finally... Kasi before, ang alam ko kasi yung operation dapat talagang 1 month yung recovery. Pero like when I got myself checked up last before, siguro, 2 weeks before I came. A week before I left from Canada. Sinabi na meron palang procedure na ano lang, na pwedeng 15 minutes lang yung procedure, tapos yung downtime, 1 day lang. Pero kasi RF yun. So yun yung gagawin ko. Hopefully, makatulong. Kung hindi, yun talaga. Kailan mo yung gagawin? Kailan mo yung procedure? Ilang days kang magpapahinga? Di, 1 day lang daw yun. Ah. Pinakamayaman, sabi mo nga pinakamayaman yung role mo dito sa movie. Parang ang yaman-yaman mo na rin daw ngayon dahil ang highest paid ka raw sa mga nag-ano, mga appearance mo, ang dami-dami mo, mga out-of-town shows, mga ano. Sakto mo lang tayo. Style na babalitaan ko. Parang dami pa, kahit na ang laki-laki raw, mahal-mahal daw ng talent pin mo, ang dami pa rin kumakagat. Dahil parang hinahanap ka. Baka wala na silang mapili. Oo. Baka wala silang mahanap. At saka parang ayaw mo na rin talaga sa bench body na mga pasama, pabukol. Hindi naman sa ayaw, pero kasi nahihiya talaga ako galing yung mga ganong bagay. Shy type kasi. Nakuha, napaka-confident mo dati ha. Dati nagbago na tayo ngayon. Nakuha. Kasi nung story ko nito sa Novotel, parang hindi ko pa masyadong pinapalasin mo. Diba? Parang si Camila ni Aiza Red, yung super chika sa'yo. Di ba? Nandilandig ka pa ni Aiza Red na natin. Yung dati kasi, oo. Sinasadya ako maging ganun. Kasi akala ko yun yung maangas. Pero ito naman talaga ako. Mahihayin talaga ako ng producer. Ako lang din naman dun, nahihiya ako. Pero pag solo-solo lang. Ikaw ba? Ayaw ko pinag-uusapan yung sarili ko. Ikaw ba? Bakit naman? Parang ngayon mas marami ka na talagang ano, parang ang dami na talagang nagmamahal o nag-iidolo sa'yo. Oo naman. Siyempre. Oo naman, siyempre masaya ako na ano na, iniidolo nila ako. Pero siyempre, ano lang tayo, chillan tayo. Ano pa rin to? Cute lang. Naramdaman mo yung pressure? Hindi, wala naman. Gawin isip yung mga ganun. Kasi parang alimbawa rin doon sa love team union yun ng Barda, may boyfriend siya, ikaw naman may girlfriend din daw. Pero kumbaga, ang ganda-ganda ng combination ninyo. May movie pa kayong lalabas na ba yun? Sa Japanese Film Fest ba yun? Sa atin? Oo, That Kind of Love. Anong kaibahan na magkatabal kayo sa movie kumpara sa teleserye? Siguro sa teleserye, same-same lang naman. Pinakaiba lang na napunta kami sa Korea. Na na-enjoy talaga namin yun. Kasi mahilig ako sa Korea. Mahilig din si Barbie doon. Tsaka, I think, pag movie kasi mas maraming shots. Yun. So, I think, sanay ako sa teleserye. Mas napapagod ako sa movie. Kasi, teleserye actor ako, I would say, na gusto ko 1 take lang. Pero, so, and medyo may challenge when it comes to like shooting a movie kasi hindi niya ako sanay. Pero parang ano eh, pulang araw nga ang isa sa high profile, isa sa magastos
parang regally pa lang ang ano, di ba? Consultant. Tapos yung, kaya lang kasali si Dennis Trillio din. Di ba, mahirap na ano, mas ma... Napansin? Oo. Doon nagkasama na kayo sa Maria Clara at Ibarra. Napansin din naman. Siyempre, kung magaling naman ako dito, napansin ako. Kaya yun, trabaho ko lang naman, galingan ko. For me, ang goal ko dito, mag-best actor o kahit mananominate na best actor dahil kaya lang, napakaganda nung proyekto eh. Tsaka ramdam ko talaga yung character ko dito na gusto kong may mapatunayan pa na sabihin natin, kahit kung tumigil man ako sa showbiz, at least nasabi ko yan yung best actor. Ang dami nyo na rin naging awards for Maria Clara at Ibarra eh. Na napag-iwanan nga doon si Julianne. Parang pag magdagkaka-award yung series, mananalo si Barbie, si Denny, saka ikaw. Sa tingin mo, itong pulang araw, mas level up talaga? Ako, yun yung gusto kong gawin. Siyempre, ako, I mean, I can't speak for them naman. Pero ako, sarili ko, gusto ko talaga mag-best actor dito. At lahat gagawin ko para magawa ko yun. I think, kakaya naman as long as we put in the work. We try to continue learning everything. Ikaw ba, sa tingin mo, are you more of an TV actor kaysa sa movies? Actually, parehas naman silang magkaiba. Parehas naman silang same lang. Siyempre, acting pa rin siya. Pero I think I lose patience sa maraming movies. Bakit? Hindi nga ako sanay ito. Kasi parang, nirap yun eh. Parang iibahin mo palagi po ulit-ulit. So, siyempre, since doon ako nasanay sa teleserye, nanibago ako sa pelikula. Of course, yung mga pelikula naman, mga movie actors, sabihin nila ayaw nila ng teleserye kasi doon sila sanay. Diba? So, magkaiba lang. And eventually naman, kapag nagkaroon pa ako ng pelikula, matutulad tayo niya. Meron ko bang parang nadidream na project or role for movie at saka for TV? Magkaiba siyempre yung medium siya eh. Well, ako, ang dream ko talaga is Burn Star Cinema. Oh. So, yan yung dream ko. Kaya lang, napaka ano eh, parang pag Star Cinema, mahabang proseso eh. Alam ko naman, I think, siguro para magkaroon ako ng, magkaroon sila ng interes sa akin, siguro kailangan ko pang pagbutihin pa yung pag-acting ko sa ito pulang araw, gagalingan ko dito, so that I can, you know, like, at least submit a case for them na, hey, maybe you can try me out as one of your actors sa Star Cinema. Bakit Star Cinema meron naman GMA Pictures? Alam ko naman may GMA Pictures, but you know, I grew up watching Star Cinema. Fan ako ni Catherine, siya ni Daniel, ni Dayskin, so I think, of course, I wanna do a GMA film, pero yun lang talaga, doon ako, yun yung, doon ako lumaki, manood ng Star Cinema. Magpupunta, may chance ka pa bang pumunta na ng La Boracay? I heard this year, balik na sila sa beachfront. Wala na. Nagkwento sa akin. Wala na? May taping ka. Oo. So, may ano ko may taping ka. So, nasakripisyo mo yung mga ganung bagay? Paano ka pa nakakapag, ano, nakakapag-enjoy at this point? Tikating year ko na gusto ko magtrabaho. And darating na lang yung panahon na nakakapag-relax na tayo. Pero yung iba sa mga co-actors mo dito, parang nag-iisip na sila mag-settle down. Ikaw, meron ka na ba ganun? O parang bata ka pa sa tingin mo para isipin yung mga ganun? Isip ko na, siyempre. Especially yung mga barkado ko, high school friends ko, pinakasal na. Siyempre, mga pressure ka rin in a way na sumarin yung kasal. Pero ang maganda kasi nga sa inyo, nung love team nyo ni Barda, hindi kayo kailangang in person, tanggap. Tanggap nila yun, na may sarili kaming relationships. Pero yung girlfriend mo ba, hindi nagsiselos? Pag halimbawa may makising-kising scene kayo, knowing na alam naman niya na si Barda may boyfriend din. Hindi naman, very understanding. Oo, sa Star Cinema, anong mga klaseng pelikulang gusto mo? Rom-com ba? Dahil sabi mo, yung mga tipo ng movies nila eh. Kasi in Bernardo tayo. Oo. Yung ano ko, idol ko yun dati.
Actually, pinapanood ko eh. So, I think kahit man lang makasama siya sa isang pelikula, maka-acting ko siya. Every dream yun. Pero parang mahirap pa at this point. Mahirap yun, mahaba yung pila. Oo, ang dami nakaano, may mga nandiligaw na. Mahaba yung pila. Oo. Oh, ano nalang ako? Sport. Mas desirable ba si Catherine ngayon para sa iyo na though may boy, may girlfriend ka naman ah. Yung sa tingin mo lang sa kanya na naging single siya. Nico, ah. Well, noon pa naman kasi pinapanood ko na siya noon pa man, di ba? Tapos na hindi ko sa kanya I idolize her. So wala naman, pero ngayon parang nakita ko na mas, you know, next, willing na siya to do things na hindi niya ginagawa dati. And for me, that's a plus, you know. From someone na medyo human cage, but like, you know, like, may limitations. Ngayon na free siya gumawa ng mga things na ginagawa noon. I think, ano yun, good yun for me. Pero parang ikaw na mo na nagkaroon nga ng limitations. Mm. Parang ayaw mo na mga pahubad-hubad. Parang ito na huli mong pahubad. Wala na tayong hubad-hubad ngayon. Oo. Kasi syempre. Kahit sa pulang araw, wala. Wala. Wala sa role mo. Wala. Ano tayo? Sundalo tayo. Oo. Parang yung gusto mo ha. Syempre, di ba? Marami nagtatanong. Sabi, ay ayaw na niya magano. Hindi. Syempre, oo. Ano? Nagbago na tayo. Oh, anong naaapektuhan ka pa ba pag sinasabi naman ng iba na nakukulangan sila sa acting mo? Na-hurt ka pa marunong, ba? Wala naman na nagsasabi na hindi ako marunong acting sa after Maria. Siyempre may mga basher at basher pa rin naman. Wala na. After Maria Clara, wala na. Nung before that, masasabi ko, kulang pa talaga. Pero nung aminado naman ako. Marunong naman ako tumingin kung isang actor ay hindi magaling at ako magaling. So masasabi ko, before Maria Clara, hindi ako magaling. Turning, so Maria Clara, natuto. Turning point talaga yun. Oo, pero can be improved pa. Pero hindi na ako bad actor. Oh, so, may galing na rin tayo. No? Before Maria Clara, hindi mo, wala kang pangarap na maging best actor? Walang ganun ganun? Wala. Wala naman akong pangarap maging best actor. Kasi hindi ko nga inakala maging artista ako. Best actor pa kaya. Pero siyempre, nandito na ako ngayon. And alam ko rin na bibihira lang yung mga ganitong oportunidad na maging isang artista at mabigyan ng ganitong kagandang role. And gagawin ko lahat para ma-achieve ko yung mga ganitong. Kasi nga, kumbaga galing ka naman sa isang prominent family, mayaman naman kayo. Parang hindi mo naman kailangan maging artista. Kaya yun ang naging dating sa iba. Parang, kailangan ka ba magseryoso sa acting eh. Kumbaga, mabubuhay ka naman ng mariwasa kahit ano, hindi ka nag-aartista. Hindi naman din talaga kailangan, pero hilig ko yung acting. I think kanahirapan lang naman ako sa, siyempre, schedule, diba? Kasi umabot kami ng hanggang 2 a.m, nag-work pa rin kami. Pero mababago na yata ngayon ang setup dahil sa Eddie Garcia Beer. Hindi ko lang sigurado. Pero syempre, maintindihan mo rin naman yung side ng network kasi syempre. Kailangan din nilang kumita ng pera. So, okay, thank you. Thank you so much.